Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pamilya nyo, kung may karamdaman, gagaling din yan. Baka sipon lang yun o ano eh. Medyo mag-iingat tayo ha. Mga nakaraan buwan, mga nakaraan araw, bumababa. Ngayon naman, tumataas ng konti. Parang spaghetti. Pababa na pababa, pataas ang pataas. Ito mga kababayan ko ha. Itong photong ito, 36 years ago, it's a revolution, 1986. Ang tanong lang natin is, may espiritu pa ba ang it's a revolution? Mga kabayan ko, aaminin ko, ako'y dating dilawan. Ako'y 22 anyos pa lang noon, nag-aaral pa ako noon sa bandang Intramuros. May napala ba tayo after 36 years? Sumagot kayo yan sa comment section. May napala ba tayo? Ang sabi nila na ibalik ang demokrasya. Well, kung naibalik ang demokrasya, bakit yung ibang tao mahirap pa rin? Diba? Si Cory umupo dyan. Ano nangyari sa panahon ni Cory? Sumalangit sana. Gusto ko rin si Cory talaga kasi tahimik. Ang problema kasi, hindi pala siya nagpapalakad ng gobyerno noon eh. Ibang tao eh. Hindi ko naman sasabihin. Ano nangyari sa Etche Revolution? Yung mga pangako nila. Makakain ba ang demokrasya mga kababayan ko? Ano bang ginawa ni Cory Aquino? Ano mga proyektong nagawa ni Cory Aquino? Itong Etche to, ayan. Yung mga may nasa tao na sa taas ng poste ba yan? Krami yan eh. Pumunta kami dyan eh. Gabi nung Feb 25, 1986. And then, tumuloy kami sa Malacañang noon. Yung umalis si Makoy. Ang ginawa na dyan sa lugar na yan, yan. Edsang yan. Flyover, Santolan. And then, malayo-layo tayo ng konti, flyover na Ortigas. And then, underpass, crossing. Ha, alam ko pa. Ha. Yun lang ang project na gawa ni Cory, mga kababayan ko. And then, yung first anniversary, tumantunga tayo nun. Euphoria eh. Anniversary, talagang magharbo. Maba, yung dalawang taon na si Cory, ang dami nang pinag-a-appoint. Mga kamag-anak incorporated. Ang dami pang balita may mga corruption dun. Diba? And then, yung kay Ramos naman, isa rin yan. Ang daming pinagbibenta ng mga government offices. Sino kumita? Alam na natin yan. Yung panahon ni Erap, medyo, 2 years lang naman siya eh. Yung panahon ni Gloria naman, maganda sana patakaran niya, may controversial naman. Mabuti na lang, na-save tayo ni Gloria Arroyo yung 1998 Asian crisis. Medyo di tayo masasandot tinamaan noon kasi gumawa ng paraan si Madam Gloria. And then, ang pumalit na, sumalangit sana muli ang kaluluwa ni Noynoy, eto na. Panipaghihiganti ang ginawa. Sasabihin ko sa inyo, yung sa project dapat ni Gloria Arroyo sa Laguna Dibae, yung dredging project para mabawasan ang baha dito sa Metro Manila noon. Anong ginawa ni Noynoy? Kinanceled. Kinanceled ang project. Almost 1.5 billion pesos ang project or 2 billion eh. Nagbayad tayo ng 800 million sa Belgian company or Belgian government dahil may corruption daw. Pero sabi naman ni dating DOJ Secretary Laila De Lima, malinis ang project, walang anomalya. Tingnan mo, kung nagawa yung project na yun sa Laguna Dibae, at least kukunti lang baha natin sa Metro Manila, mababawasan. Kasi project ni Gloria o Bengatibo eh. Ano pa mga ibang project na gawa ni Noynoy? Correct me if I'm wrong ha, sa kanya raw yung flyover pero hindi eh. Inumpisa ng proyektong yon kay Ramos at saka kay Gloria Arroyo. Pinagmamalas pa tayo noon. Yolanda, Mama Sapano, Luneta Siege, yung 2000 na contender ba na bigla naglaho, saan napunta yon? Sino bang custom commissioner noon? Magikero ba yun?
2,000 container vans na wala. Saan napunta? Binabarita ba ng Rappler yan ng mga ibang istasyon yan? Hindi ko na mabanggit siyang istasyon. Oh. Oh. Ano? Tapos ito, mabuti na lang. Mas, yung pumalit kay Noy Noy. Ang pumalit, si Duterte, maski pala mura. Maraming nagawang proyekto. Pag malapit na si Pangulo Duterte, bumaba. Siguro mga first or second week ng June. Ngayon, mag-iba-vlog natin. Ha? Pagpapasalamatan tayo sa kanya. Bitin eh. Eh, wala tayong magagawa. 6 years lang eh. And then, eto na. Yung pinatalsik nila ng mga Marcoses. Diba, wala na si Pangulong Marcos na matay. I think, 1989. Diba, nag-exile sila sa Hawaii. Aba, after 2 years, aba, bumalik 1991, October. Kumandidato pa yung iba. Mabuti lang natalo. Si Aimee natalo yung unang ano niya eh. Attempt niya sa ano eh. Pagkasenador eh. 1992, tumabos si Imelda, presidente, natalo rin. Pati si Bongbong Marcos ata, natalo rin. Pagkasenador, yung 1995, natalo rin siya ron. Hindi nagtagumpay. Eto ngayon, eleksyon na ngayon. 2022, aba. Mataas ang survey ni Junior. Mukhang makakaupo sa Malacanang. Ano ngayon sasabihin ng mga dilawan dyan? Sinong ang may kasalanan? Bakit nakabalik ang mga Marcos? Sinong ang may kasalanan? May namimintong babalik sa Malacanang ang mga Marcos? Oh. Baka hindi ko boto si Marcos, ha? At baka hindi ko na rin boto si Isko. Nainis na rin ako kay Isko, eh. O, tignan natin. Ginawa niya kay Doc Willie. O, ito. Bakit nakabalik ang mga Marcos? Bakit pinabalik nyo? O, bakit pinabalik ng... Panahon ni Cory yun, ha? 1991, October. Medyo matatapos na si Cory nun. Ilang buwan na lang siya kasi 92 election na nun, di ba? Ang pumalit si Ramos. Ayan. Napipintong makakabalik sa Malacanang ulit ang mga Marcos. Total, hindi pa naman election, ha? No, kasi ito, tuturuan ko kayo. Kayo mga pinklawan kayo. Ako, dating pinklawan at dilawan ako eh. O, ang sabihin nyo sa kampanya nyo, itanong nyo sa mga kababayan natin eh, papayag ba tayo na bumulik muli ang dilim? Papayag ba tayo na si Imelda ay dadami muli ang mga sapatos? Papayag ba tayo na sila hindi umano magnanakaw muli? Ano, payag ba kayo? Papayag ba kayo na gagamitin ulit ang yate? Anong taong ba yun? 85 ba yun? 84? Yung kumanta ng ano? We are the world, yung mga anak ni Makoy noon, ni Marcos, at saka mga barkada ni Bongbong, si Aimee, sila Irene noon. Ano? Papayag ba tayo ganun? Huwag yung imboboto si Marcos, magnanakaw muli yan. Oh, ganun na sabihin nyo, yung mga bata ni Lenny at saka ni Isko, mukhang ang naglalaban na kasi si Makoy, si Junior, si BBN, si Libredo at saka si Isko. Si Pacquiao at si Roxanne, pasensya na, medyo tagalid na yan. O, ganun ang gawin nyo. Convincing nyo ang mga taong bayan na huwag iboto si Marcos. O, makakaya nyo ba yun? Kaya mataas ang survey ni Marcos, ang dahilan dito, yung EDSA revolution na yan. Kasi wala nangyari. O, ano? Anong napara natin sa EDSA nga eh? Palpak. Yung mga mayayaman noon, lalong yumaman. Ano? Kasalanan yung ba't nakabalik ang mga Marcos? Dapat kasi tayo, ano eh, two-party system, eh, ayaw naman eh. Ano magagawa natin? Kailangan babaguhin ang constitution. O, kasalanan nyo yan. O, di mag-suffer kayo, or mag-suffer tayo, pero, tignan natin, kung assuming nanalo si Bongbong Marcos, babantayan natin siya. Pag hindi siya nagtrabaho ng husto, o di, another EDSA na naman. Kaya ba natin yon? Hindi na siguro. E kasi nadala na tayo sa EDSA 1 eh. Tsaka EDSA 2 pa yan. Wala. Wala nangyari. Magdasal na lang kayo na matalo si Bongbong Marcos. O. Okay na sa akin. Maski sino makaupo dyan. Lenny, Pacquiao, Bongbong, Isko. Sino ba? Lacson. Igagalang natin. Eh kayo, igagalang nyo ba kung sino man manalo? Pasensya na ha. Ang katanungan ko ulit,
May espiritu ba ang EDSA 1 after 36 years? Kayong sumagot sa comment section. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat po. Ingat. Bye!